mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen. It will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen? Napakagandang mga pangako ng ating Panginoon na kung tayo lamang daw po ay may pananampalataya, tayo daw po ay, kung ano man po ang ating hingiin o hilingin, at tayo ay naniniwala na ito'y mangyayari o magaganap, ito daw po ay mangyayari. Amen? Kung ano man po daw ang hingin natin sa panalangin, na tayo ay nananampalataya na ito ay magkakaroon ng katuparan, ito nga daw po ay mangyayari. Ito ay magkakaroon ng katuparan. Amen po ba? Sino po ba sa atin dito ang nakabasa na ng mga bersikulong ito? Alam ko po lahat tayo. Yung mga nagbabasa ng Biblia, alam ko pong lagi natin itong nababasa. Amen. Pero sino na po ang nagsakabuhay nito? Sino na po ang humingi sa Panginoon ng may pananampalataya? Sige nga po, tingnan mo nga po kung sino. Ay, ilan lang po ang humingi sa Diyos? Hindi po lahat tayo ay humingi sa Panginoon? Hindi ba po lagi naman tayo humihingi sa Lord? Amen? Ang sunod ko pong tanong, sino ang humingi sa Diyos na tinugon ng Panginoon yung kanyang hinihiling? Amen. Kung ano yung hiningi natin, tinugon ng Panginoon, ginawa ng Lord yung kanya, yung ating hinihingi sa kanya. Sa pamamagitan ng ating pananalangin ay nakakahingi tayo sa Panginoon at tinutugon naman ng Panginoon ang ating mga hinihingi. Amen. Kaya ilang beses ka na po bang humingi sa Lord na, Lord, pagpalain mo naman ako. Hindi na po natin mabilang, di ba? Kung ilang beses na, Lord, bigyan mo naman ako ng ganito't ganyan. Amen? Amen! Nakahingi na po tayo ng madalas sa Panginoon. At madalas tayong humihingi na tayo ay hindi nabibigo. At laging kapag tayo ay humihingi, minsan, ito lang yung hinihingi natin, pero ang ibinibigay ng Lord ay mas malaki. Amen? Yung hindi natin, yung kakapiranggot na hinihingi natin, hindi yun ang ina-expect natin ibibigay ng Lord, kundi mas malaki pa yung binibigay ng Panginoon sa atin. Alam niyo po bang mayroon akong nabasa sa isang aklat sa Mateo, isang verse sa Mateo, na nakakatuwa siya. Ganito lamang po yun. Ang sabi doon, ang kaharian daw ng Diyos ay katulad ng landowner. Na itong landowner na to, nagmamay-ari siya ng isang maaaring ito ay sakahan o ito ay taniman. Amen? At ipinagkatiwala niya ito sa mga tao na gaganap o tatanim sa lugar na yon, sa kanyang lupa. At alam niyo po ba, nung panahon na nagpapadala ang landowner na ito ng taong kukuha ng kanyang parte, nagagalit sila. Nagagalit po sila. At sinasaktan nila ito. Mababasa po natin yan sa Matthew 21, verses 33 hanggang pababa po. Na kapag nagpapadala daw ang landowner o yung may-ari ng lupain, sinasaktan yung mga ipinadalang tao para kunin yung kanyang parte. Pero na-realize nung may-ari, ipadala ko kaya ang aking anak. Amen? At alam niyo po, nung ipinadala niya yung anak, pinatay yung kanyang anak dahil ang sabi nila, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya. Para hindi niya na makuha yung kanyang parte. Amen? Hindi niya na makuha yung kanyang lupain. Amen? Naunawaan po ninyo. Kagaya din
mo. At huwag kang magalit. Huwag kang magdamdam. At huwag mong itikaw ng iyong mga palad. Dahil minsan kang humingi sa Panginoon at hindi ka binigo ng Lord, kaya naman, huwag mo rin siyang biguin. Amen? Kanina pa ang lahat ng bagay na ating tinatamasa? Kanino po? Kay Lord. Ang lahat ng mayroon tayo ay sa Panginoon nagmula. Kaya kung ano man ang bahagi ng Panginoon sa ating mga kinita, sa ating mga buhay, at sa ating pamilya, huwag po nating ipagkait sa Kanya. Ang sabi po ng verse 41, He will bring those wretches to a wretched end. They replied, and He will rent the vineyard to another tenants who will give Him His share of the crop at harvest time. Nakita niyo po? Dahil sa nakita nung landowner na hindi sila mapagkakatiwalaan, ibibigay daw ang lupahing iyon sa ibang mapagkakatiwalaan na magbabalik sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng anihan. Amen? Minsan ka nang pinayaman ng Panginoon at minsan nang ibinigay ng Lord o paulit-ulit pang ibinibigay ng Panginoon ang lahat ng iyong pangangailangan. Kaya hindi ka dapat na magparamot sa Panginoon. Hindi mo dapat itigom ang iyong mga palad sa pagbibigay. Alam niyo po, last Sunday, nung ako po ay, di ba po, nag-celebrate tayo ng birthday ko, at lagi ko yung ginagawa tulad ng mga kwento ko ng mga nakaraan na kapag dumarating yung eve ng aking birthday, kasi Monday yung birthday ko eh, meron akong ginagawang parang reflection na tinatanong ko ang Lord kung nasan pa ako. At tinatanong ko ang Panginoon kung saan pa ako pupunta. At alam niyo po, meron kasi nagbigay sa akin ng isang bookmark na ang nakalagay doon ay yung Mark 11:24. Na ano man ang hingin mo sa panalangin at ito ay naniniwala ka at nananampalataya ka na magaganap. Ito yung mapapa sa iyo. Alam niyo po, pangalawang bookmark ko na yon na natanggap. Yung una po ay pinili ko dahil natuwa ako sa kanya dahil siya ay kulay green at naalala ko ang isang doktora na favorite niya ang kulay green. Ibibigay ko sana ito sa kanya. Iriregalo ko sa kanya. Pero tumalon sa heart ko yung words na yon. Kaya nung may nagbigay ulit sa akin, pangalawang beses na, yun ulit, yun na yun. Naalala ko ang prophecy ng lingkod ng Diyos na hingin mo ang malalaki. Natutuwa ako sa Panginoon kasi ang sabi niya sa akin last Sunday habang ako ay nakikipag-usap sa Panginoon, ang sabi niya, kailanman hindi ka nahihingi sa tao. Amen? At yan ang sabihin mo sa kanila, sabi ng Lord. Kailanman ay hindi na kayo hihingi sa tao. Dahil ang tao ay maaaring magbago o magkulang. Pero ang sabi ng Lord, ano man ang hihingin mo sa akin, yan ay tutugunin ko. Sabihin mo sa kanila ang sabi ng Panginoon, na sino man ang tapat sa akin na nagbibigay, hindi lamang ng ikapo, hindi lamang ang para sa kanilang mga ipinangakong church rental, kundi sa lahat ng paghahandog na ginagawa. Ang lahat ng taong nagbibigay ng may katapatan at masaya ang kanilang mga puso, hindi na sila hihingi kanino man. Dahil ibibigay ko sa kanila ang dapat nilang ibigay para sa akin. Naunawaan niyo po? Ang sabi ng Lord, hindi ka nahihingi. Dahil ikaw, kapag ikaw ay isang may bahay, ikaw ay tagatanggap lang ng sweldo ng iyong mister. Merong niyang ano minsan eh, pagka ikaw ay nagbibigay ng tithes and offerings, minsan yan merong mga question eh. Diba? Alam to ng mga nanay. Na minsan kapag tinanong ka, oh, nasa na ang ano, baka naman nagbigay ka na naman. O baka naman napakalaki ng binigay mo. Amen? Pero sinasabi ng Lord sa
hihingi sa asawa mo. Dahil ang asawa mo ay pabago-bago ng isip. Ang sabi ng Panginoon, ako ang magbibigay sa iyo, ang sabi ng Lord. Ako ang magbibigay sa iyo ng ibibigay mo para sa akin. Alam niyo po, matagal ko na itong prayer na Lord, bigyan mo ako ng sariling akin para walang pipigil sa kahit na anumang ibigay ko para sa iyo. Walang magkukwenta sa akin at walang magtatanong bakit yan na lang. Amen? Amen po! Ganyan tayo sa Panginoon. Maaari nating ihingin ang lahat ng bagay. Basta kasama natin ang Panginoon at ibabalik natin sa Kanya ang lahat ng Kanyang bahagi sa ating yaman, sa ating pamilya, at maging sa ating mga sarili. Una, bakit tayo binibigyan ng Panginoon? Para maranasan natin at ma-enjoy natin ang Kanyang blessings. Pangalawa, para mapasalamatan natin siya at maibahagi o maibigay natin sa Kanya ang kalwalhatian. At pangatlo at higit sa lahat, para subukin ng Panginoon kung gaano tayo matapat sa Kanya. Amen? Kaya humingi tayo sa Panginoon ng may pananampalataya. At kung tayo'y binigyan na, ibigay natin ang bahagi ng ating Panginoon. Kaya tayong lahat po ay magbibigay ng bahagi ng ating Panginoon sa oras na ito. Sige po, lahat po natin yung ating mga ipinagkaloob. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sapagkat mayroong kaming ibibigay Panginoon sa iyo. At anuman po ito Panginoon, ito'y nanggaling sa iyo Panginoon. Kaya naman Lord, salamat sa patuloy na pagpapala mo sa aming buhay Panginoon, sa aking mga kapatid. At patuloy mo pa pong pagpalain ang bawat isa sa kanilang pagnenegosyo, sa kanilang paghahanap buhay, o sa kanilang pag-abroad Panginoon. At maibalik lamang Panginoon ang lahat ng bahagi mo Panginoon sa aming mga buhay. Magkaroon kami patuloy na katapatan Panginoon at mahipo pa namin ang marami pang tao upang magbigay pa sa iyo Panginoon. Ang lahat ng salapin ito Panginoon ay magamit lamang Lord God sa ikaluluwalhati pa ng iyong dakilang pangalan at muli pang mapalaganap sa mas malawak pang kaparaanan Panginoon ang iyong kaligtasan sa maraming lugar. Sa lahat ng panig ng daigdig. Salamat po, O Diyos, ng marami. Muli po, O Diyos, kaming nagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.